Pangulong Fidel Valdez Ramos, FVR, Eddie, Tabako. Sa mga katawagang yan, nakilala si Pangulong Ramos. Siya ang pinakamatandang naging pangulo ng bansa sa edad na 64. Si Ramos din ang kaisa-isang opisyal ng militar ng Pilipinas na tinanganan ang lahat ng posisyon mula second lieutenant hanggang sa commander-in-chief. Ang unang problemang hinarap ng administrasyong Ramos ay ang kakulangan sa supply ng kuryente sa bansa. Sa pagbaba sa pwesto ni Noy Pangulong Cory Aquino, 4 hanggang 12 oras na blackout ang nararanasan ng ating mga kababayan. Sa kanyang State of the Nation Address noong July 27, 1992, humiling siya sa Kongreso na lumikha ng batas na magtatatag ng isang kagawaran ng enerhiya. Subalit labis pa riyan ang kanyang nakuha. Pinagkalooban siya ng Kongreso ng dagdag na kapangyarihan upang mabigyang lunas ang energy crisis sa bansa. Ginamit ni FVR ang kapangyarihang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng lisensya sa mga independyenteng kumpanyang lumilikha ng kuryente upang makagawa ang mga ito ng dagdag na power plants sa loob ng 2 taon. Upang makapanghikayat ng mamumuhunan at madagdagan ang serbisyong pampubliko ng gobyerno, inilunsad ng pamahalaan ang sistemang Build Operate Transfer Scheme. Sa pamamaraan, inaanyayahan ang mga negosyanteng magtayo ng mga estrukturang sa mga nakaraang administrasyon ay gobyerno ang nagsasagawa, tulad na lamang ng mga tollways, power plants at mga mass transport systems. Ang mga unang taon ng panunungkulan ni Pangulong Ramos ay naging maganda. Sumigla ang ekonomiya, naging tahimik ang mundo ng politika, at nagkaroon ng positibong pagbabago ang pagbibigay ng mga pangunahing serbisyo sa publiko. Naging aktibo rin ang Ramos administration sa usaping pangkapayapaan sa pamamaraan ng isang kasunduan sa Moro National Liberation Front o MNLF na pinamumunuan ni Nurmi Suwari. Naging masigasig rin si Ramos sa paglaban para sa ating karapatan sa teritoryong pinag-aagawan sa West Philippine Sea. Nang madiskubre ng ating sandatahang lakas ang isang istrukturang itinayo ng mga Chino sa Half Moon Shoal na nasa loob ng ating 200-mile exclusive economic zone, agarang naghain ng formal na protesta ang bansa sa International Court. Inutusan pa ni Ramos ang ating hukbong panghimpapawid na magpalipad ng 5 F-5 fighters na sinamahan pa ng 4 jet trainers at 2 helicopters sa lugar na kinakitaan ng istruktura. Bilang tugon, sinabi ng gobyerno ng China na ang mga istrukturang nakatayo sa lugar ay nagsisilbi lamang na silungan ng mga Chinong mangingisda. Ang munting aksyong ito ni Pangulong Ramos ay sinasabi ng ilang eksperto na lubhang mapanganib dahil maaaring naging mitsa ito ng digmaan sa West Philippine Sea. Naging maganda ang takbo ng bansa sa halos lahat ng aspeto nito sa ilalim ng Administrasyong Ramos, subalit napigilan ito nang dumanas ang Asia ng isang financial crisis noong 1997. Bilang epekto nito, mula sa mahigit 5% paglago ng ekonomiya noong 1997, bumagsak ito sa kalahating porsyento na lamang ng sumunod na taon. Marami rin ang nagsarang negosyo na nagresulta naman ng pagtaas ng unemployment rate. Subalit dahil isa sa pinakamatatag ang stock market ng Pilipinas sa buong mundo noong kalagitnaan ng dekada 90, mas maliit ang naging epekto ng financial crisis na ito sa ating bansa upang mas mabilis din tayong nakabangon mula rito. Sa pamumuno ni Ramos, tinagurian ang Pilipinas bilang susunod na economic tiger ng Asia. Fidel Valdez Ramos, ang 12th Pangulo ng Pilipinas.